Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, may lumating turbo, tawag po dyan package eh. Kasi ano, may pinadala sa atin, nawala tayo kahapon. Sabi, kuya may pinadala dyan, i-check mo daw yung turbo kung pwede ba i-repair. Ngayon mga guys, i-check natin to. Kasi kung pansin nyo mga guys, yung kumikislap na yan, yung bushing po, alog. Yan o. Ito mga guys, pang Starex yung Millennium D4 BX. Ano po yung ano nyo? Yan. Ngayon mga guys, kalasin mo natin itong ano, itong return. Ito kasi yung supply ng langis, ito yung return. Okay. Abangan nyo guys, check natin kung kasi nag-text na rin yung may-ari nito eh. Sabi niya, yes, i-check mo nga yan. Kung okay ba i-order natin ng ano ng repair kit, pero kung hindi na order tayo ng cartridge at isalpak mo na lang. Yung tinatawag kasi na cartridge guys, ito lang. Kung repair kit po, mamaya po makita niyo po ito. Ano po ito, ulitin natin. Turbo na ano ng Starex D4 BX. Yan o, yung mga, alam nyo guys, kaya nasisira minsan po ang turbo, itong alog na yan po, yung supply po ng langis, halimbawa po, hindi kikano, akyat niya sa oil malakot, hindi makaakyat, madadamage po yung bushing. Di bali po, habang kinakalas po natin to, pag-usapan natin ito mga guys. Ngayon, ito po yun, maglagay muna tayo ng tanda. Para mamaya kung uyan. Diba? Ano lang po, wala tayong snap wrench. Lungnos na lang gagamitin natin. Ay, tigas. Yan lang po mga guys. Medyo ano ito mga guys. Malaking lock na to. Kaya kunin natin ng dahan-dahan. Okay, ano. Ito po, pwede nyo pong ano po ito. Pwede nyo pong gawing DIY sa mga makukulikot na owner na sakyan. Panoorin nyo lang po ito. Hindi po mahirap po ito. Mahirap lang magkalas, pero sabi ko nga po ito, ano lang po ito, parang Lego lang, puzzle. Okay. Nakalas na natin to. Ano to, gawin nating diba, napakasimple o. Ay nako, kaya wala nasira dahil sa carbon. Ito ang binabanggit ko mga guys, yan yung buha. Ito po, kumakain na ng langis niyan. Kung kasi nyo po, langis po ito. Yan. Yung, yan nyo po, ulitin natin. Dito po, kumayod na po dito. Kumiskis na po ito. Makita nyo po yung, yan. Kumayod po dito. Yan. Pambihira na yan. O, diba? Check natin ito mga guys. Ito 12 at saka 8. I-check natin yung naman loob kung kailang pwede bang ano, i-repair. Pero kung pwede bang i-repair, sabi natin sa may-ari, kailangan bili ng
prepare kit. Pero kung hindi na, bende sa kanya kung surplus o bago. Bigyan mo ako na sir, 8 sa 12. Kombinasyon pa? Oo, kombinasyon. Ano lang guys, sabi ko nga po ito, gawin niyo pong pang DIY ito. Kubo, langis. Tapos, 8. Bakit? Oo. Ito guys, baka ano po ito. Di ba po, kung sabi ko sa mga OJT ko, kung magluwag po kayo ng tornilyo, parang nagluluwag po kayo ng soft drinks. Ito ang ano niya. Counterclockwise. Pero ito po, dahil turbo po siya, ang maluwag po nito po, clockwise. Okay. Ito na, 8. Tinama po natin yung 8. Check natin, makikita nyo po kung ano yung mga sisira po dyan. Ito po, ano yan, palatanda na kumakain na ng langis. Dapat nung, kung makita nyo po na nagbabawas po yung langis nyo po, na may usap po kayo sa tambutso, pansinin nyo na po yung ano nyo po, yung turbo nyo po, baka po may clearance na. Kasi ano lang po naman yan, tanggal, halimbawa po, tinanggal nyo po yung, ito po kasi yung papunta na sa, ano, sa intercooler, ito po yung galing sa air cleaner. Tanggalin nyo lang po yung hose ng galing cleaner, alugin nyo lang po ito. Ito. Di ba po ka nakaganyan? Alugin nyo lang po yan. Tulad po niyan, oh, laki ng clearance. Tapos sinabot mo sa akin yung 8, wala ka naman handle. Mabira itong mga... Ubutan niya ako ng 8, kumpleto. Ayan, yung mga tao natin, yung mga OJT natin, eh, hindi iabotan tayo ng 8. Hindi natin baabotan. Ano. Ulitin natin mga guys, ha? Kanina sabi ko, ang pagluwag po ng tornilyo, sabi ko, counterclockwise. Dahil turbo po ito, ang pagluwag po ng turbo, counter po, ano po, clockwise po. Yan yun po ha. 8 po ito. 8 saka abakan na lang natin. Yun. Ano po ito ha? Paluwag tayo dito. Ayun. Ang bihira. Yun. Anong scene natin ngayon? Nakalas na. Hop. Yun. Ang nangyari mga guys, yung busing, ay wala na ito, nasira na po. Hindi na ito, hindi na naisave. Nasira na po yung mismong turbo. Wala na po, nabudpud. Dati yung oil ring niya, wala na rin. Ayun po, naubos yung oil ring. Kaya... tawagan natin yung may-ari, hindi na kailangan, hindi na pwedeng i-repair to. Bibili na tayo ng buong cartridge. Pero mga guys, bago tayo magpabili ng cartridge, bakbakin natin lahat to para makita nyo po. Ito po, nasira po. Luwag. Langis na namuo. Kaya nga po mga guys, yung ano po, yung interval po ng kienso oil nyo po, alagaan nyo. Kaya po nasisira po ang ano, ang turbo po dahil dito sa ano, build. Yung supply ng langis. Ito po, hindi po ano yun ha, ito po, normally po nyan dahil excess po nyan, carbon po nyan. Dito po yun o. Ganyan po nyan, tapos, ito po siya. Habang umiikot, binabayo ni exhaust. Tinatapon sa binabayo ni ano exhaust ni ni exhaust. Itatapon naman doon sa muffler. Lalo ito naman po. Makaliwa yung thread. Ito po,
Habang binabayo po yan, umiikot, papunta sa intercooler, papasok sa makina. Okay mga guys, ganun lang po. Ngayon, ulitin natin para makita nyo po kung ano kayo nalabasan. Ito, maalog na. Hindi na kaya ng repair. Kaya, ano na lang po ito. Palitan na lang natin ng... Depende kung anong gusto nang mayari. Kung surplus or... surplus or granyo. Okay, ngayon, ulitin natin. Para po magkompleto yung pagkalas natin, isa-isayin natin to. Nakita na natin yung problema. Ito po. Natuyuan ng langis to. Hindi nila nabantayan. Kaya po kumapit. Okay. Yan, pakita natin lahat to. Isa-isayin natin to para makita nyo po kung paano magkalas. Ano lang po ito? Parang Lego lang din ito. Kung halimbawa po, pwede ba ito? Umorder po kayo ng pyesa. Para lang kayo nagbubuo ng ulitin natin, para lang kayo nagbubuo ng Lego. May ano po ito mga guys, may o-ring sa loob. Tignan nyo po ah. Hop, yun. Pero po ano po, tawag dito. Ito po yung ano, ito yung sira. O diba, napakasimple lang. Para, sabi ko nga to, para tayo lang naglalaro rito eh. Yung mga roofing mga mekaniko, kakayanin nyo to, huwag kayong matakot. Ganun din ako dati. Sabi nga doon, kung gusto mong ano, isang bagay, pag-aralan mo lang yan. Mananampalataya ka lang sa ano, kakayahan mo. Yan. Andito na naman tayo eh. Oh, diba? Oh. Tara, no, diba? Sama kasimple, ito po yung umalog. May ring kasi mga guys ito, naubos oh. Kita niyo po yan. Ganyan lang po niya, no? Kung halimbawa po, nakakabit po niyan, ito po yun. Ito po, pinaka-ano po niyan, pinaka-busing niya, dito po niyan. Ito po, trabaho po nito guys, tawag ko po dito, yung transfer na yan, thrust washer yan. And kung sa mga makina po, may thrust washer po, ito meron din thrust washer. Napakasimple po. Kaya nga po, hindi na kailangan ano to, hindi na kayang i-repair kasi law-law na guys. Tignan nyo po yung ano niya. Yung ito. Ito po, law-law na. Oh. Ito mga guys ha, langis po ito. Nato yung langis, huwag nyo sabihin carbon. Andito na naman tayo kasi bandang exhaust mga guys. Hindi po binasa, sorry. Bandang intik po. Nato yung langis po ito. Ito po yung ano, ito po yung tawag dito. Ito po yung unti-unting lumalabas na langis. Tapos, hindi gaano nag-change oil. Natuyuan ng ano po ito. Ibig sabihin po yung kinapos ng ano, ng supply ng ano, ng langis. Kaya pansin nyo mga guys ha, kahit po ganun kalakas ang ano ang turbo. Kahit po stack up na po niyan, yung isusubo, meron tayong isusunan rito na ginawa dito na naputulan eh. Ito po, umalog lang, talagang kaya niyang sa, kasi ganun, ulitin natin mga guys ha. Ito po niyan, asimbolo natin. Ito yung exhaust.
side. Ito po yung intik. Yan. Yan. Binabayo ito ng hangin galing exhaust. Ito po yun. Ito po yung papuntang intercooler. Papasok sa intik. Kaya habang binabayo po niyan, hindi nag-stack up po niyan. Nasira lang po yung ano, yung ulitin natin, nasira po yung bushing dahil po sa supply ng langis. O kaya sa katagalan din. Kasi hindi natin alam to kung best time pa lang ngayon napalitan dahil 1999 model to 2000, ano, kaya millennium to 2000. Okay, ganun lang po. Sana po nasundan nyo po ito, itong pagbakbak ng ano, ng turbo. D4BX engine, Starex. Okay, don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.